Yo, what's up mga Ipaf? It's me, James Off. At ngayon sa video na to, ang pag-uusapan natin ay ang Aegis Quang Kit by Geek Vape. So, pinadala nila sa akin to dahil nanalo ako sa giveaway ng official page nila doon sa Facebook nila. So, thank you so much, Geek Vape. At bago natin simulan yung video na to, welcome back to my channel mga Ipaf. At yung mga bago sa channel ko, ako nga pala si James Off at gumagawa ako ng mga video, tutorial, tips and advice, mga review and vlog sa channel ko. So, i-check nyo yan and don't forget to subscribe and hit yung notification bell para ma-update kayo sa mga bago pang videos. Alright, so ngayon ang pag-uusapan nga natin is isang klase ng squonk mod na meron siyang battle sa may gilid na naglalaman ng juice at umaakyat dito sa mismong atomizer natin. Itong Aegis Squonk mod is 100 watts ang maximum, then powered by single 18650 battery. So, start na natin. Unbox muna natin siya, then after nun, sasabihin ko yung mga nagustuhan ko sa hindi tungkol dito sa Aegis Quang Kit. Alright, so ito na yung box ng Aegis Quang Kit natin mga K-Puff. So yan, sa harap makita nyo, plain black lang siya. Hindi ito yung pang-retail packaging nila, kaya iba to sa mga binibenta dahil sample device siya. Ayan, nakalagay din sa likod. Then usually ang Geek Vape ang nakalagay sa likod niyan is nandiyan yung laman ng box, din onting specs ng mod. But since sample device to, wala siyang kasamang warranty card, wala ring user manual at yung iba pang papel na normal na nakikita niyo sa packaging ng Geek Vape. Sa loob ng box, meron kang coiling rod, isang Allen key, USB charging cable, isang pouch ng cotton at isang pares ng coils. Meron ka rin isang pouch ng O-rings, T-screw, then mga spare screw para sa Tengu, RDA at Allen key para doon sa mismong mod natin. Meron ding adapter para sa 510, then meron ka rin extra tip para din doon sa Tengu RDA natin. Tengu RDA, kasama lang siya kapag kit yung binili nyo. At syempre ang mismong mod natin. Alright, so yung mod natin is powered by AS100 chipset at katulad ng ibang Aegis series, IP67, waterproof, shockproof, and dustproof siya. Tapos nilabel din nila sa box na 2-in-1 squonker kit siya. So mamaya pag-uusapan natin kung bakit. So ayan, dito sa may side na to, makikita natin yung rubber part, then plastic. At dito sa part na to, may nakalagay na Aegis, tapos nandito yung squonk bottle natin o yung bottle container natin. Then ganun din sa kabilang side, may nakalagay na Geek Vape. Alright, sa so may part na to, mapapansin nyo merong onting space dito. Yan yung bukasan natin papunta sa USB port ng mod. So, hilahin mo lang tong rubber seal. Then, diretso na yan sa USB port natin. Alright, so katulad ng Aegis Solo, tsaka ng naunang Aegis, nandito sa ilalim yung lagayan natin ng battery na kailangan natin i-twist tong battery cap na to para malagyan siya. So, itong mod na to is powered by 18650 battery. So ayan, gagamit tayo ng Gulisi G30. Meron ka naman logo rin sa loob. Hindi lang masyado nakikita sa camera ko, pero meron nakalagay doon positive. Then dito sa battery cap, meron kang negative. So ayan, positive sa loob, negative dito sa labas. Alright, so sa upper part, nakikita natin dyan yung gold-plated 510 pin. Ayan, so kung mapapansin nyo, wala siyang butas dyan mga K-Puff. Pero squonk mod tayo. So iba ang mechanism nito, hindi siya katulad ng ibang mga squonk mod na may butas yung mismong 510 pin ng mod. So dito, lumalabas yung juice dito sa may paligid. So ipapakita ko sa inyo, pag pinrest natin tong bottle sa may gilid, ayun, so nanggagaling sa gilid ang juice natin. So dito naman sa labas, mapapansin nyo, meron tayo ditong rubber seal na ang purpose niya is hindi lumabas or mag-leak dito yung mga juice na lalabas doon sa mismong squonk bottle natin. So para naman refillan yung squonk bottle natin, kailangan mo lang i-slide tong part na to. So ayan, meron ka makikita ditong butas na meron siyang parang cover na rubber. So dyan mo lang ipapasok yung dulo ng juice mo and diretso na yan dito mismo sa bottle natin. So bakit nga ba siya tinawag na 2-in-1 squonker kit? Pwede kasi siyang maging ordinaryong single 18650 mod pagka pinalitan natin siya ng dito sa may backdoor niya. So ayan, nakalagay dito sa may box, nakita ko lang din na hindi included itong backdoor na to, itong itim na to sa mga packaging na mabibili nyo. Bibili mo siya ng separate kung gusto mo i-convert yung squonk mod mo. Papakita ko muna sa inyo kung paano natin siya i-convert. So dito sa may side, meron ka makikita dito sa may pinaka-edge ng design niya na merong isang Allen key dyan, ganun din sa kabila. So yan lang ang kailangan natin tanggalin, hindi nakasama tong sa baba.
Bago pala tayo pumunta doon, punta muna tayo dito sa may screen niya. So pag ipapower natin siya, 5 clicks on, dito sa firing button natin, dito sa bandang baba, meron kang makitang up and down button para sa mag-adjust ng wattage. So 5 clicks lang natin siya, so magpapower na siya. So pagdating naman dito sa may screen niya, wala siya halos na iba or wala talaga na iba sa Aegis Solo. So yan, makita natin, meron nakalagay na power. So nandiyan sa ibabaw kung anong mode tayo. Then nandito yung wattage natin, coils, amps, voltage, then puff count. Tapos para baguhin natin yung mode, i-3 clicks lang natin yung sa firing button. So 1, 2, 3. Then i-next mo lang. Then same pa rin sa Aegis Solo, Aegis Legend, pagka i-adjust mo yung brightness ng screen mo, i-hold mo lang yung firing button, then kung up or down nang sabay. Ayan, so naka 100 siya. Pag ililess natin yung brightness ng mod, ayan, pababa naman hanggang 0. So yan, masyadong dim na yung light natin. Alright, so balik na tayo dito. Natanggal ko na yung mga screws, so hihilahin lang natin yan. So yan ang itsura niya. Then kapag ilalagay na natin to, balik lang natin yan, then ibalik natin yung screw. Ito na lang siya kalaki, lumiit siya dahil nawala na yung battle niya. Then nagmukha na talaga siyang Aegis Solo. Para lang mag-idea kayo sa size, ipapakita ko yung Aegis Solo natin dito. Medyo bugbog na siya ng konti. So yan, itsura niya sa size. Pag nasa side, ayan, medyo mas malapad pa rin to ng konti. Dito naman sa back cover natin na merong battle, nakalimutan ko yata sabihin kanina, ang capacity ng silicon battle natin is 10 ml ng juice. So yun nga, kanina pinaita ko sa inyo, pag magre-refill tayo, isi-slide lang natin to. Then kung gusto mo siyang hugasan, mga K-Puff, meron ka dito sa ibabaw na rubber. Ayan, tatanggalin mo lang to. So pagtanggal natin ang rubber, ayan, makita natin meron ng allen screw dyan na kailangan mo tanggalin kung halimbawa gusto mo palitan na itong silicon battle natin or kung gusto mong hugasan siya. Pag naluwagan na natin, pwede natin hugutin pataas etong part na to. So pag hugot natin, makita natin yung parang hose niya sa loob na nagdadala ng juice pataas. Tapos ayan na yung mismong squank battle natin. So hindi ko na siya tatanggalin, mga K-Puff. Pero kung sakaling papalitan mo siya, ayan lang. Madali lang naman siya. Huhugutin mo lang to palabas. So medyo mahirap lang rin siya ibalik. At meron laman yung battle ko, kaya hindi ko na siya tatanggalin. So naibalik na natin siya, ibabalik ko na siya dito sa mod. So pinakita ko na sa inyo yung itsura niya kapag pinalitan natin siya ng back cover na walang battle. Okay, so ngayon nilagay ko na yung Tengu RDA natin sa mismong mod. Pag gusto mo pala ilock tong wattage mo para hindi siya nagagalaw-galaw, pwede mo i-hold yung up and down button mo. Then ayan, meron ka na lock, hindi na magagalaw yung wattage mo kahit mapindot siya. So pag i-unlock mo siya, i-hold mo lang ulit tong dalawang to. Then ayan, mawala na yung lock doon, then unlock na siya. So yan, nakita natin sa screen yung puff count, nasa 600 na tong sa akin. So simula na dumating siya, nakaka 616 puff pa lang ako dito sa mod na to. So paano natin siya i-reset? Kung halimbawa gusto nyong bantayan kung nakakailang puff kayo sa isang araw, 3 clicks mo lang sa firing button. Ayan, tas click mo, pagka nagputi na to, click mo ulit yung firing button para lumipat siya. Punta dyan sa puff count, pumindot ka ng kahit saan dito, magsi-zero-zero na ulit siya. Sa Tengu RDA naman, alam ko familiar na yung iba sa inyo dito. Hindi ko na rin masyado papahabayan dahil simpleng RDA lang naman siya. So ipapakita ko sa inyo yung sa may loob. Ayan, ito yung positive part natin, yung kulay golden, ito yung negative part. Tinanggal ko muna yung cotton ng build ko dahil para maipakita ko sa inyo kung paano umaakit yung juice. So dito sa may part na to, sa may positive part, yung gold, ayan, ay awan ko kaya makita. Dito sa may side niya, merong butas. Ayan, sa may side niya, merong butas. Diyan dumadaan yung juice natin. So tatry ko siya i-press para makita natin. Ayan. So diyan lumalabas yung juice natin. Then ang gamit ko palang build ngayon, mga K-Puff, is Star Wars 28 gauge 8 loops 3.5 mm guide. So ang resistance na ito ngayon is 0.22. Alright, so nabulakan na ulit natin siya. Alright, so test fire muna tayo. Gagamitin natin siya ng 70 watts. Nakalimutan ko kanina sabihin na maximum power ng mod natin is 100 watts. Alright, so yun na siguro para sa mod na to. Balik na sa akin yung camera para sabihin ko pa yung mga ibang detalye tungkol dito sa Aegis Quank mod.
Alright, so nakita nyo na yung laman ng box at yung specs niya. So ngayon pag-usapan natin, magkano nga ba ang Aegis Quonk mod? So kapag mod lang, dito kasi sa Pilipinas, minsan may mabibili ka na mod lang, meron ka rin mabibili na kit. So pag sinabing kit, yun yung kasama na yung Tengu RDA. Kapag ka mod lang, syempre yung mod lang talaga. So tumingin ako online sa Facebook, pati sa mga ibang online site. Ang Aegis Quonk mod ay nakahalaga ng mga nasa 1,700 to 1,800, parang mga ganun lang yung presyo niya, mod lang. So yung kit may nakita ko nasa 2,500, mga nasa ganung presyo siya. So i-check nyo na lang sa mga vape shop na malapit sa inyo or sa mga website or online shop na pinagkakatiwalaan nyo. So punta na tayo dun sa nagustuhan ko sa hindi dito sa Aegis Quonk. So unang-una sa design niya, sa design muna tayo, wala naman siya pinagkaiba. So sa Aegis series halos pare-parehas ang mukha nila. So yun nga, katulad nga rin ng mga Aegis series, IP67, waterproof, shockproof, dustproof siya, kaya sobrang compact niya. Nakapanood ng review ko ng Aegis Legend, sabi ko dati ayoko ng ganitong size doon sa Legend kasi kapag hawak kong ganyan, masakit siya dito. So dito wala yun kasi kung mapapansin nyo, medyo naging smooth na tong part na to. Sa Legend kasi masyado siyang nakasulok, kaya pagkalagi mo siyang hawak ng paganito, medyo sumasakit yun dito, kaya hindi ko nagustuhan. Tapos yung nagustuhan ko yung lagay niya ng battery na katulad sa Solo, so mas safe yan para sa akin. Then sa screen, ganun pa rin, wala namang pinag-iba. Familiar na rin kayo dyan kung anong screen ang meron sa Aegis. Then ang chipset, parehas lang sa Solo. Then dito sa sa pwesto ng battle niya, okay na okay sa akin. Malambot, tapos malaki ang capacity since 10ml siya. So okay na okay sa akin yon. Then hindi rin ako naka-experience dito ng leak kahit saan, kahit dito sa ibabaw sa paggamit ko ng Quonk. So napakaganda ng mechanism niya, yung process kung paano siya umaakit yung juice dito kasi wala talaga siyang leak. Dating naman dito sa Tengu RDA, kanina nag-unbox tayo, hindi na tayo masyado nag-focus dito kasi medyo simple lang naman siya pero ma-flavor siyang klase ng RDA. Ang hindi ko lang masyado nagustuhan sa kanya, masyadong mababa yung tip niya. So ako, pag ako lang mismo gumagamit, minsan ginagamit ko kasi meron siyang reserva dun sa box na 510 adapter, tapos sinasaksakan ko siya ng medyo mas mahaba dahil kung mapapansin niyo masyado siya maikse, normal na mabilis to mag-init lalo na kung malakas yung build nyo. Masyado siya maikse, didikit at didikit ka dito, so maaari ka mapaso or mainitan ka kapag ka sunod-sunod ang gamit mo. So kung para sa akin next time, mas gusto ko yung medyo taasan nila to ng konti. So yun, overall pagdating sa looks, okay lang naman siya sa akin. Punta naman tayo sa performance at sa power niya. So cloud check muna tayo, ulitin ko lang yung build ko dito is 8 loops, Star Wars, Fuse, Clapton, 3.5mm guide. Tapos ginagamit ko siya ng 70 watts ngayon. So yun, pagdating sa power, wala naman akong problema sa power na ginagawa ng Aegis. Yung AS chipset nila is okay na okay din. So tinawag nga rin nila to na 2-in-1 kit dahil pwede mo siya ma-convert na para siyang normal lang na 18650 mod kapag tinanggal mo tong backdoor niya tapos pinalitan natin ng reserva na pinakita ko sa inyo kanina. So para sa akin, opinion ko lang to, depende naman sa inyo, napaka-useless sa akin ng part na yon kasi kung i-compare mo siya sa Aegis Solo, parehas na parehas lang sila, nagkaroon lang siya ng battle. So ang gagawin mo kung bumili ka nito tapos magpapalit ka rin ng backdoor na ano na blanco lang siya na para magmumukha lang siyang normal na mod, siguro doon ka na lang sa Aegis Solo. So ito para sa mga tao na fan ng Aegis tapos mahilig talaga kayo sa mga Quonk na mod, okay na okay siya sa akin pagdating dun sa flow talaga niyan. Wala talagang leak yun ang nagustuhan ko sa kanya. Tapos make sure nyo lang para sa mga tao na bibili lang ng mod, bumili kayo ng atomizer na sigurado kayong meron siyang spare na 510p na merong butas. Kasi kung walang butas yung atomizer nyo, yung 510 pin ng atomizer niya, hindi makakalabas dito yung juice. So yung pagdating pala dito sa daanan ng juice din ng Tengu RDA, okay na okay siya sa akin na nandun siya sa may pagitan ng pool, sa may gitna. So alas hindi natin masilip kanina sa camera, pero pag tinitigan mo siya, merong butas yung mismong 510 pin dito sa mga gilid. So okay sa akin yun, hindi nagtatalsikan. Tapos yung mga excess na juice, kapag halimbawa nagpress ka ng sobra-sobra, then pag binitawan mo, yung excess na juice na hindi nahigop ng cotton mo, isihigupin niya ulit pabalik. So okay sa akin yun dahil naiiwasan yung pag-flood ng juice. Tapos yung isa pang part na nagustuhan ko talaga is yung rubber seal nila to. Napakalaking bagay niyan. Iniisip ko nga lang kung halimbawa masira to. Pero hindi naman siya basta-basta masisira. Pero pag dumating yung time na baka mapunit yan or matanggal,
maaring mag-leak na dito sa ibabaw yung juice dahil na nagpipigil din ang hangin para doon lang talaga lumabas sa butas yung juice natin. So yun nga lang, iniisip ko pagka nasira mo or aksidenteng natanggal na yan, baka mahirapan ka nang gumamit nito or magtapon-tapon yung juice. Okay sa akin tong mod na to, ang hindi ko lang nagustuhan talaga sa kanya at naiintindihan ko naman, compare mo sa ibang squank mod, napakahirap niyang linisan ng bote or halimbawa hugasan mo yung battle mo sa loob, napakahirap niya kasi napakarami mong steps na gagawin, tatanggalin mo to, tatanggalin mo yung kabila, sa ibabaw din ganon, bago mo mahugot, unlike sa ibang squank mod na kapag ka inopen mo lang yung door tapos hugot mo na kagad yung battle. Pero naiintindihan ko dahil yun nga, IP67 shockproof, waterproof, dustproof siya. So kaya ganun ang ginawa ng process ng pagtanggal ng battle niya. Kasi kung hindi naman ganun, mawawala yung pagiging shockproof niya and waterproof niya, palagay ko. Kung napakadali na itong mahuhugot sa mod. So yun lang ang masasabi ko dito sa Aegis Squank Kit. So maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit tayo sa susunod na review. Vape safe.